Okay, we're done with probation. Now, let's move on to parole. So, what is parole? Parole is a French term for word and is used in the sense word of honor or parole d'honneur in French. Again, the term parole, yan po is a French term for the English term word. At ito is used in the sense of word of honor. So, alam nyo naman what is word of honor, di ba? It is the giving of one's word of honor or promise to someone, di ba? In a sense that an inmate, di ba, promise to conduct him or herself in a law-abiding manner and in accordance to the certain rules in exchange for his release. So, through the word of honor of an inmate that he will abide those rules na ibinigay sa kanya at ibibigay sa kanya kapag siya is pinalaya, yun yung pinaka-konsepto or pinaka-sense ng ating parole. Giving his word of honor that he will abide, again, that he will be a law-abiding inmate inside the institution, inside the prison, and even outside, diba, kapag siya is pinalaya pa, or that he will be also a law-abiding parolee. In exchange, again, for his release, under the supervision of his parole officer, and of course, by abiding those rules and conditions na ibibigay sa kanya ng board ng kanyang parole officer. So that is what the term parole is. So next, it refers to the conditional release of an offender from a penal institution after he has served the minimum period of his prison sentence. So take note, parole is the conditional release of an offender. So meaning to say, i-release siya, di ba, from imprisonment, di ba, sa kanyang pagkakakulong, but without full restoration of his liberty. Hindi siya totally laya, hindi siya totally binigyan ng a full restoration ng kanyang kalayaan, ng kanyang liberty, ng kanyang freedom, but instead, as a parolee, he is still in the custody of the law. Again, although not in the confinement or sa prison, hindi siya inside, but still, kahit siya is nagsiserve ng kanyang sentence sa community, is still under the custody of the law and with the imposed rules and condition na dapat niyang sundin. So, same lang with the probation. Papalayain ka, but you have to comply, diba? Kailangan mo sumunod dun sa ibibigay sa iyong condition. So, napakagandang opportunity, di ba? Napakagandang privilege for the offenders, for the convicted offenders, for the inmate prisoners na nagsiserve na ng sentence inside the penal institution. Basta pasok siya sa qualification. So, some of the advantages, di ba? Of course, pasok din dyan sa economy natin, sa economic factors natin, na kung saan, same lang with the probation, i-release sila, di ba? Can force them to get their own job, diba? And they will be no longer be a ward of the state. Hindi na sila kumbaga cargo pa ng state, cargo ng government na kasama pa sa papakainin inside the prison, diba? But instead, papalayain sila, diba? Conditional release, diba? After serving their minimum period of sentence, magtitrabaho sila. They will be now a taxpayer, di ba? Hindi sila tax eater. Isa sa nakikinabang sa pera ng sambayanan, di ba? Ng gobyerno, ay yung mga kinulong pa, di ba? Gumawa ka na nga ng krimen, tapos may PBB edition pa inside the penal institution. May higaan ka, may tutulugan, and so on. But the thing here, yung tinutukoy natin, ano ba yung advantage ng parole, same as with the probation and other executive clemencies na mag-discuss natin sa susunod, di ba? They will be a tax payer, di ba? Hindi sila pabigat sa ating gobyerno. Next, ano pa bang pwedeng advantage niya? So, pahapyaw lang to ng kaunti. Recap lang din sa probation kasi nabanggit na rin naman natin to. So, prisoners can be also serve their sentence peacefully, di ba? Inside the institution until they reach the point na pwede silang mag-grant for parole. So, ibig sabihin nito, alam nila na pwede silang mabigyan ng parole. So, pipiliin nila na mag-behave ng maayos inside the prison
di ba? Inside ng kulungan, nang sa ganun maging qualified sila at hindi sila maging disqualified for the granting of parole. Kasi isa rin yon sa ating tinitingnan. So, maiiwasan yung prison fights, di ba? Yung riot, yung away, yung gulo inside the penal institution na yung iba, mas pipiliing manahimik na lang, mas pipiliing magbehave ng maayos, mas pipiliing sumunod sa rules na pinapatupad inside the institution, the prison, para nang sa ganun, yung record nila doon maganda. At possible na mapasama sila doon sa mga mabigyan ng gantong klaseng privileges because of their good conduct. So, yun yung sinutukoy natin dito. So, take note, good conduct. Kasi again, ang parole is a process by which the prisoners are selected for release, di ba? On the basis of their individual response or yung status nila or yung progress nila within the correctional institution. And in exchange of behaving well inside the prison, so one of the benefits na pwedeng maibigay sa kanya is the parole. So by his good conduct, again, so long as qualified siya dun sa requirements, dun sa qualification, na kailangan ding taglay ng ating inmate, of course. Kasi hindi lang naman yan nakadepende. Kung mabait ka dun, papalayain ka na agad. So, meron pa tayo dyang disqualification or qualification who are those qualified inmate for parole. So, yun lang yung ibig sabihin dyan na malalesen yung away, yung gulo, kung sila is gusto talagang mabigyan ng gantong klaseng privilege. As well as maiwasan yung pakikipag-away nila sa warden, di ba? And so on. And then marami pang iba. Yung mga nabanggit din natin sa probation, same lang din naman siya sa benefit or advantages ng parole natin, ng parole system natin or yung parole program na pwede nating maibigay sa ating mga bilanggo. So take note also that the parole, ito po ay binibigay after the inmate has served the minimum period of his prison sentence. So, mapapalaya, di ba? Conditional release, binanggit natin kanina, not fully restored yung kanyang kalayaan. So, mapapalaya siya, mapapalaya sa ating institutional correction, but under pa rin ang custody ng law. And then, second one is that dapat na-serve na daw niya yung minimum period ng kanyang sentence. Pagpapalaya after mag-serve ng minimum sentence under certain condition. So, that is parole. Papalayain yung ating offender, I mean, yung ating inmate, yung ating prisoner, under certain condition. And, of course, after dapat ma-serve yung minimum period ng kanyang sentence. So, bakit may minimum? So, meaning to say, dapat may maximum din. So, mamaya madidiscuss natin yan. Basta, parole, mabibigay yan sa mga inmate natin na nakapag-serve na nung minimum period ng kanyang sentence. So, may explain pa natin yan sa susunod. Next, it came into existence by the passage of Act 4103 as amended by Acts 4203 and 4225. Otherwise known as the Indeterminate Sentence Law, which took effect on December 5, 1933. Ito yung binabanggit natin kanina na yung indeterminate sentence na meron tayong minimum and maximum. So, ibig sabihin yung binigay na sentence sa ating convicted offender, hindi fix, hindi eksakto, merong nakaset na minimum period, diba? At merong nakaset na maximum. So, depende yon sa dami ng aggravating circumstances, ng mitigating circumstances na present. I know, sana na-discuss na yan sa inyo sa under ng criminal law. So, depende yan. Nagkakaroon po tayo ng minimum and maximum period. So, depende po yun sa dami ng aggravating and mitigating circumstances na present. Again, yung qualified for parole, automatic dapat meron minimum and maximum or indeterminate sentence yung naibigay sa kanya. Hindi determinate, di ba? Hindi siya fix. Ang parole, again, is mabibigay sa ating mga inmate, sa ating mga prisoners na ang kanilang sentence is not fix, hindi eksakto, so indeterminate, merong minimum, merong maximum. Na kung saan, again,
ibibigay ang parole sa ating mga qualified convicted offenders once na-serve na niya yung minimum period of his prison sentence. So, ulitin lang natin, nabanggit kasi si indeterminate sentence, diba? Through the indeterminate sentence law. Again, ito po yung merong minimum and maximum sentence of imprisonment. So, automatically, kapag indeterminate sentence at hindi ka pasok dun sa disqualification at qualified ka for parole, at the same time, ikaw ay nag-serve, diba? Yung response mo dun sa, or yung status mo, or yung performance mo inside the institutional correction ay maayos, you perform your duties well inside the institution, ikaw ay law-abiding inmate inside the institution, malaki yung possibility, di ba, na ikaw ay mabigyan ng parole after serving your minimum sentence. Kung ang minimum sentence mo is 6 years and at maximum mo ay 12 years, after serving your minimum, which is 6 years, pwede kang mapalaya through parole. Okay, next, the BPP or the Board of Pardons and Parole. So, once na may narinig ka o yung meron tinutukoy na board with regards to non-institutional correction, we are referring to the Board of Pardons and Parole. So, the board. So, na-discuss na natin to nung una, napahapyawa natin. So, it was created by virtue of Act Number 4103. And it is an agency under the DOJ, so nabanggit na natin yan, the Department of Justice, that is tasked to uplift and redeem valuable human resources to economic usefulness and to prevent unnecessary and excessive deprivation of personal liberty by way of parole or through the clemency. Mababanggit din natin yan, yung executive clemency. So, again, the BPP is the administrative arm of the President in the exercise of his constitutional power, which is to grant executive clemency. The BPP or the board is the one who administers the parole system sa ating country. Ang board yung bahala to look on the physical, mental, and moral records ng ating prisoner who are eligible for parole or any form of executive clemencies. Ang board po ang nangunguna dyan, ang namamahala, again, to assess, to look on the physical, mental, and moral records and other qualification ng ating prisoners who are eligible for parole or any form of executive clemencies. So, through parole supervision, sa tulong na rin ng ating PPA na nabanggit kanina, the BPP assists in the full rehabilitation of the parolees, yung mga nabigyan ng parole, through parole supervision na tinatawag natin. We are placing the parolee under the supervision of a parole officer. If we have probation officer, we have here the parole officer or the probation and parole officer after release for the purpose of guiding and assisting the release parolee towards rehabilitation. So, same lang din naman ng trabaho with the probation officer na after ma-release, sila yung bahalang mangalaga, sila yung bahalang mag-guide, mag-supervise, and mag-assist sa ating mga nabigyan ng probation and parole. So, with regards to parole, diba, sa parolee, we have the parole officer, sila yung nag-supervise through parole supervision na tinatawag natin. So, meaning to say, kung si BPP ang bahala sa parole system sa ating country, sino yung nag-grant ng parole? So, it is the BPP or the board yung bahala dyan. If we have the court na bahalang mag-grant or mag-deny for probation, diba, through the help of the PPA, sa paggagawa nila ng PSIR, ng PSI, pagkakondak ng investigation, dito naman sa ating BPP, it is the board yung bahala na mag-grant for parole. So, sila yung bahalang mag-decide kung sino ba yung qualified for parole. Again, the BPP is an agency under the DOJ, the Department of Justice, wherein the Secretary of Justice acts as its chairman. So, meaning to say, ang secretary ng ating DOJ is automatically the ex-official chairman ng ating BPP. So, when we say ex officio, nabanggit ko naman din naman, it is by virtue of one's position, dahil sa position or status ng isang tao, diba, kung ano yung position niya, automatically nagiging pinuno siya or member ng isang committee. And that is the Secretary of DOJ.
as Secretary of Department of Justice, he is now the ex officio chairman of the BPP, wherein ang BPP is an agency which is directly under the Department of Justice. That is why ang ating chairman for BPP is also the Secretary of the Department of Justice as its ex officio chairman. Again, by virtue of his position, di ba? Of one's position, being the Secretary of DOJ, wherein the BPP is under the Department of Justice, ang Secretary ng Justice natin is also the chairman of the board, which is the Board of Pardons and Parole. So, ito na po yung composition ng ating Boards of Pardon and Parole. Again, chairman is the Secretary of the DOJ, wherein meron siyang 6 na members. Kaunahan is the Administrator of the PPA, the Parole and Probation Administration, na kung saan we have the Administrator, na tinatawag, di ba, as the ex officio member. Kasi siya yung Administrator ng ating Administration, which is the Parole and Probation Administration. Next, a Sociologist, Clergyman, di ba, pare, priest, or any religious person, educator, a person with training and experience in correction work, and lastly, a member of the Philippine Bar, provided that at least one of them is a woman. So take note of that. Ang board po is a composition of 7 na tao. The Secretary of Justice as its chairman, so meron siyang 6 na members, wherein at least one of them should be a woman. So, sabi natin kanina, ang board ang nag-grant ng parole. Board yung nagde-decide kung bibigyan ba or hindi qualified ng petitioner. So, eto po, sila po yung tao behind that. Sila po yung bahalang mag-decide. So, sila po yung bahala dyan. The Board of Pardons and Parole. Next natin, essential elements of parole. So, yung iba dito, na-discuss na natin kanina at napasadahan na natin. So, ulitin lang natin. Again, essential elements of parole. First, the prisoner's sentence becomes final and executory. So, dapat convicted na, diba? Diba? Sa kanyang final judgment. Meron ng judgment of conviction na kung saan final and executory. Next, that he serves part of his sentence. Nakapag-serve na siya ng kanyang sentence, which is, we are referring to the minimum period na meron siya. The minimum period of his or her sentence. Pangatlo, that he is released after the expiration of minimum sentence. So, meaning to say, walang marirelease on parole kapag hindi pa naman siya nakakapag-serve ng kanyang minimum sentence. Walang sinumang ang inmate or prisoner na ma-release on parole without serving or hindi pa na-expire yung kanyang minimum sentence. Hindi pa niya tapos i-serve yung kanyang minimum sentence. Pang-apat, that said liberty is anchored on good behavior. So, yan yung binabanggit natin kanina. So, in exchange for his or her release, kailangan niyang sumunod dun sa rules and condition na ibinaba sa kanya. Diba? Again, in exchange of his or her release, aside from behaving well, di ba, inside the institution, as one of the major din na dahilan, di ba, dun sa good conduct niya inside, kung bakit siya mabibigyan, ganun din paglabas. Hindi pwedeng paglabas niya, totally laya na, bahala na siya sa buhay niya. So, kailangan pa rin niyang mag-behave ng maayos kahit siya is nakalaya na outside the penal institution. And then, panglima, that he remains on parole until the expiration of his maximum sentence. So, yung tinutukoy na natin sa panglima dito, gaano ba katagal yung kanyang parole program, gaano ba katagal yung kanyang pag-serve ng sentence outside the institution kapag siya is nabigyan ng parole. Ang sagot po is, until mag-expire yung kanyang maximum sentence. So, kung gaano katagal yung kanyang maximum period, di ba, ng kanyang prison sentence, ganun siya katagal din magsiserve outside the penal institution. Ganun din katagal yung parole supervision sa kanya. Ganun siya katagal, di ba? Under ng custody ng law, kailangan niya sumunod ng ganun katagal na panahon.
until the expiration nung maximum sentence na dapat niyang isa-serve sa loob ng kulungan. Okay, next. Disqualified for parole. So, generally, those sentenced to a term of imprisonment of 1 year or less, mas mababa sa 1 year or 1 year or less, disqualified for parole, or to a straight penalty. So, meaning to say, straight penalty, merong fixed penalty na imposed sa kanya, meaning to say, hindi indeterminate, di ba? Walang minimum, maximum, so disqualified, or to a prison sentences, yung tinutukoy nga natin, without a minimum term of imprisonment. So, automatically, disqualified po sila for parole. Again, though sentenced to a term of imprisonment of 1 year or less, or merong straight penalty, or yung tinatawag nating determinate sentence, kasi wala siyang minimum and maximum. Wherein, ang kailangan natin po sa parole is indeterminate, di ba? Merong minimum and maximum to serve, na kung saan yung minimum niya, isa-serve niya inside the institution, para mapalaya siya, di ba? Para mabigyan siya ng parole. After niyang ma-serve yung minimum sentence, kapag qualified and nag-approve, di ba? At nag-grant yung board, binigyan siya ng board ng parole, so makakalaya siya. So, yun po yung ating disqualification for parole. So, in general sense, di ba? Yan yung disqualified for parole. So, proceed tayo. Those convicted of an offense punished with death penalty, automatic naman yan. Reclusion perpetua or life imprisonment. Next, those convicted of treason, yung mga yan, proposal to commit treason or espionage. Those convicted of misprision of treason, rebellion, sedition, or coup d'etat. Convicted of piracy or mutiny on the high seas or the Philippine waters. So, na-discuss nyo na naman yan sa inyong criminal law. Ano yan, mga yan? Those who are habitual delinquents. Those who escape from confinement or evaded sentence. Yung mga escape natin, escapee natin. Those who were granted conditional pardon, yung mga nabigyan ng conditional pardon, but nag-violate dun sa terms and condition na ibinaba sa kanya. So, hindi na siya qualified for parole. Those whose maximum term of imprisonment does not exceed 1 year, or those with definite sentence. So, yun yung binanggit natin kanina. Generally, hindi po pwede yung ang term of imprisonment lang is hindi mag-exceed ng 1 year, or those with definite sentence or determinate sentence. So, merong fixed na sentence, hindi po sila pasok for parole. Ang pasok lang is yung merong minimum and maximum, again, wherein kailangan ma-serve si minimum para ma-release on parole. Next is those suffering from any mental disorders as certified by a government psychiatrist or psychologist. Diba? Magpo-post pa ng danger outside the institution. So, much better na mag-commit sila inside the mental institution o kung saan man sila bagay. Diba? Next, those whose conviction is on appeal. So, ibig sabihin, nag-apela ka pa. Diba? Is on appeal. Bakit gusto mong mag-apply for parole kung gusto mong ilaban yung kaso mo? Diba? Same lang with the probation. Next, those who have pending criminal cases. So, kapag pending pa, diba, meron ka pang pending criminal cases, you are disqualified for parole. So, sabi nga natin, diba, kanina, dapat convicted na by final judgment. So, yun po yung mga inmate na disqualified for parole. Proceed tayo sa ating parole process. So, medyo shortcut na lang to para mas madaling mas maintindihan. The parole process. So, first, 30 days before ma-expire o before the expiration ng minimum sentence ng ating inmate, ang director of prisons natin, yan is magre-request or kakalkalina niyan yung karpeta nung ating mga inmates. Diba? Parang advance na lang tayo. Alam natin na automatic yung qualified for parole, mag-a-apply at mag-a-apply yan. So, para hindi na lang magkabiglaan and mas mabilis yung proseso na mangyayari. 30 days before the expiration, nagtatrabaho na ang ating Director of Correction. So, kukuhanin ang karpeta ni inmate at ipo-forward na yan agad sa ating board. Again, the director will forward the inmate's personal information, including the mitimus or yung tinatawag nating commitment order or yung karpeta nga, di ba, na tinatawag natin. Saan at kanino ibibigay again? Sa board. O dun sa board o pardons and parole na tinatawag natin. Bakit sa kanila? Kasi sila po yung nag-grant
at nagde-deny ng parole, 'di ba? Ng petition, ng application ng ating inmate, ng ating prisoner na gustong mag-avail ng parole. So next, while on process, 'di ba? Habang inaaral ng board ang ating karpeta kung sino ba yung qualified or not. Of course, yung ating inmate, yung ating prisoner, kailangan niya munang ma-serve yung minimum sentence. Dahil nga 30 days advance tayo, kailangan pa rin niya munang matapos yung minimum sentence niya. Again, bakit maaga? The board assumes na mag-a-apply at mag-a-apply sila. Automatically, yung inmate, lalo na't alam niya na qualified siya, mag-a-apply yan. So, advance again, mas maaga. Bago pa mag-apply ng parole, ang inmate, ma-assess agad kung sino ang disqualified, di ba, or qualified to expedite the process at maiwasan ang delay. Yan yung dahilan kung bakit 30 days advance, kinakalkal na yung record ng ating inmate. And then, of course, while on process, hindi pa naman tapos yung sentence kasi 30 days advance, kailangan matapos muna niya yung minimum sentence niya while yung board is nagtatrabaho, di ba? So again, matik, pending pa ang karpeta sa board for review, di ba? And the inmate should wait and serve the remaining minimum of his sentence. Kapag dumating na yung araw na tapos na yung minimum sentence niya, the inmate now will file a formal petition sa ating board, di ba? Addressed to the chairman of the BPP. Sa ating board, again, ang atin pong inmate, di ba, ay magpa-file ng kanyang petition, di ba, either through his member ng kanyang family, immediate family, or legal representative ng ating inmate, magpa-file na po tayo ng formal petition saan pa rin, sa board. Again, natapos na yung pag-serve ng minimum sentence, pwede na siyang mag-avail ng parole. So, magpa-file siya ng formal petition saan again address sa ating board. Sa kanino? Through the chairman of the board, which is the secretary of the Department of Justice. And kasama na din doon, of course, yung other pertinent requirements. Diba? And kasama na lang dyan doon sa petition, yung, of course, yung kanyang name, age, previous criminal records, if any, the citizenship, previous occupation, place ng kanyang residence, ano yung present crime na siya is convicted of, saan siya galing na jail, di ba? Jail to which he was committed, and date when he was received for confinement. So, mag-file ng formal petition sa ating board, and then, the board now decides if qualified or not. So, the BPP now will check the qualification and decides if qualified or not yung ating petitioner. So, it's either disqualified lang naman siya or qualified, di ba? Maalin lang naman dyan. Mag-grant or madedeny yung kanyang petition. If not or disqualified siya, he will send back to prison and serve his remaining term na sentence na kailangan niyang iserve. Meaning to say, disqualified, hindi ka makakalabas, hindi ka makakalaya, and you have to serve your remaining sentence up to the maximum period kung hanggang kailang kaabutin. And if qualified, now, a referral will be provided and forwarded to the PPA. At sino ang gagawa niya? The BPP, di ba, will make a referral, di ba, magpo-provide ng referral and will be forwarded sa ating PPA. Now, again, if qualified, gagawa po na magkakaroon po tayo ng referral through the BPP at ibibigay po natin yan sa PPA. Kaya nga sabi natin, ang BPP at PPA, tandem din yan kapag parol yung ating pinag-uusapan. The BPP lang is the granting authority kapag tayo is nag-deny or nag-grant ang parol, and the PPA po, ang trabaho naman yan. Through the parole officer, ang trabaho niyan is mag-conduct ng pre-parole investigation. Kung meron tayong post-sentence investigation sa probation, we have pre-parole investigation sa ating parole. So, yan yung magiging trabaho. Through the referral ng BPP sa ating PPA, ang mag-a-act po ang ating officer, ang ating parole officer as investigator, at siya po is mag-conduct ng pre-parole investigation within 60 days period.
Diba? After nun, qualified referral, gagawa si BPP, and then ipo-forward kay PPA, magtatrabaho si parole officer at gagawa, at gagawin niya po yung pre-parole investigation within 60 days period. Again, if we have post-sentence investigation sa probation, sa parole natin, we have pre-parole investigation. Bago siya bigyan ng parole, mag-conduct dapat muna ng pre-parole investigation. After ng PPI, ng pre-parole investigation, the PPA, again, through the parole officer na nag-conduct ng PPI, will now make a PPIR or the pre-parole investigation report, which is the result ng PPI. Ano ba yung na-investigahan niya? Ano ba yung resulta ng pre-parole investigation niya? So, gagawa siya ng PPIR or pre-parole investigation report at ibibigay niya po ulit yan sa board. So, ganun lang siya umiikot. Lagi tayong sa board kasi again, ang granting authority when it comes to parole is the BPP or yung board na tinatawag natin. And then, the board, ito siya. And then, the board now will sit unbanked. Is said to be now reviewing the report of the parole officer. So, i-review niya na ngayon yung PPIR. So, sama-sama silang magde-decision, di ba? The decision of the board yung mag-prevail. Not just the decision of the chairman, not just the secretary of the DOJ as the chairman of the board, but the board will sit unbanked. Di ba? Sila yung magde-decision as a whole. So, magde-decision sila, di ba? The decision of the board is not just by the chairman, but of the majority. So, sabi natin kanina, ilan sila? 7. So, the decision of the 7, yun po yung mag-prevail. Kung ano yung magiging resulta ng decision nila through voting, yun po yung magiging resulta. It's either the granting or the denial of the petition ng parole ng ating petitioner. It is the majority of 4 or 5 or 6 or lahat sila mag-decide na mag-grant sila or mag-deny ng petition. So, again, the board will sit unbanked, di ba? Magbo-voting sila. At kapag granted po ang ating parole, di ba, nabigyan. So, ang mangyayari ngayon is magbibigay sila ng release document. The petitioner now will release and will be now referred to as parolee. At kapag nabigyan siya or nag-grant siya ng parole, magkakaroon po tayo ng release document. So, ito po yung binibigay kapag tayo po is na-release on parole. We have release document. And again, now, the petitioner now will be referred to as parolee. Parolee na po ang tawag sa kanya. So, recall lang natin, di ba? As compared to probation, when granted, nabigyan ng probation, a probation order will issue. And the petitioner now will refer to as probationer. Kapag parole naman tayo, ang binibigay naman sa kanya, ang ini-issue naman is the release document and he will be now referred to as parolee. Diba? And under the supervision now ngayon siya ng ating parole officer. So, ganyan po yung proseso ng ating parole. But now, dahil pandemic, nagkaroon tayo ng simple rules and processing of requests for parole as authorities rush to the congested jails amid the COVID-19 pandemic. So, dahil sa ating current condition ngayon, yung DOJ now has approved simple rules and processing of the request for parole. Meron ngayong resolution from the BPP that will simplify the process for early release of the prisoner. Yung interim rules of the BPP. Na kung saan, pansamantala lang naman to. Ngayon lang, habang meron tayong pandemic. So, ang meron dito sa bagong interim rules of the BPP, di ba, nire-remove niya yung most of the paperwork na nire-require sa mga ating person deprived of liberties o yung inmate natin o yung nag-a-apply or nagpe-petition for parole. And the board itself can grant parole or early release the inmate who has served his minimum period of his sentence nang ganun kabilis. Hindi na kailangan dumaan pa sa mahabang proseso. Wherein yung prisoners or yung PDLs natin, the person deprived of liberty natin, yun yung tawag ngayon sa kanya, age 65 or kaya naman mas matanda pa doon, can also avail
of the earlier parole process provided that they have served at least 5 years of their sentence. So kapag nakapag-serve na ng at least 5 years yung matatanda nating convicted offenders, yung ating mga prisoners, mga inmates natin, the person deprived of liberty na ang kanilang edad is 65 and above, pwede na silang ma-early release through parole. So ganun siya kadali kasi kailangan nating magtanggal ng magtanggal para maiwasan yung decongestion sa jail. So delikado kasi yung mga at-risk natin, 'di ba, yung elderly natin and sick natin na mga inmate, they are considered of course as most vulnerable to COVID-19, 'di ba? And those with serious medical condition or ailments. So kailangan natin sila ding protektahan as well as yung mga kasama nila sa kulungan kasi mas malaki yung damage, yung magiging cost nito kapag hindi natin maagapan. So of course, as long as they will able to prove that their continued imprisonment will worsen their condition, iba, kailangan nilang na gustong mag-avail ng parole, syempre kailangan ng certification from a designated doctor from Department of Health sa DOH natin or the Malacanang clinic director. So when on parole, they will be also required and physically, diba? I mean, kapag sila ay nabigyan na ng parole, they will be no longer required to physically report to parole. Kasi mamaya madi-discuss natin na kailangan nilang mag-report, diba? Magpakita sa ating parole officer. But now, dahil nga sa ating sitwasyon ngayon, dahil sa pandemic, kasama din dun sa rules, diba? Simple rules and processing na nagre-request for parole and nabigyan ng parole, kasama po ito. Hindi sila nire-require na mag-report physically sa ating parole and probation officer. Again, while the Philippines is still under a state of national emergency due to coronavirus pandemic. So, yun yung sitwasyon ngayon. Mas mabilis yung proseso kapag gusto mong mag-apply for parole, lalo na kung ikaw ay matanda at may sakit. And kapag nabigyan ka pa ng parole, hindi ka ganong obligado na mag-report physically sa ating parole officer because of lockdown, di ba, minsan? Because of physical distancing, di ba? Makaiwas lang tayo sa sakit. And di naman ibig sabihin na wala na silang dapat sundin na terms and conditions. So, kasama lang dun sa pagpapadali, di ba, nung proseso as well as dun sa pag hindi na pagpapabigat dun sa dalahin or trabaho ng ating parole officer as well as dun sa ating parolee, hindi siya ma-expose, di ba, sa labas nang dahil lang sa pagre-report and so on. So, iniiwasan na natin yun. So, yan lang yung additional na information sa ating current status. So, next is the parole supervision. So, nabanggit na natin yan kanina. The parolee shall be placed under the supervision of the probation and parole officer, the parole officer to be specific, specified in the release document, yung document na ini-issue natin once na nag-grant na yung parole sa kanya, so that the former will be guided and assisted towards rehabilitation. Ang parole officer yung bahalang mag-assist, mag-guide sa kanya once na siya is na-release on parole. The period of parole supervision shall extend up to the expiration of the maximum sentence which should appear in the release document. So, nabanggit na naman natin yan kanina. It answers the question, how long is the period of parole? Diba? Gano'n ba katagal yung parole niya? Diba? Once na siya is na-release, nabigyan siya ng kalayaan outside the institutional correction. So, gaano katagal? The answer is up to the expiration of the maximum sentence. Yung example natin kanina, for example, 6 years ang minimum, 12 years ang maximum. So, kailangan mong maserve si 6 years na minimum sa kulungan, nakalaya ka sa pamamagitan ng parole. So, you still have how many years to serve outside? Dahil 12 years ang iyong maximum, you still have 6 years na kailangan mong iserve outside the penal institution while ikaw is under ng parole supervision. Until ma-expired yung maximum sentence mo, doon ka lang matatapos sa iyong parole supervision, doon ka lang matatapos sa iyong parole program. So, yun lang yung ibig sabihin nun. Next, presentation of probation and parole officer. Within the period prescribed in his release document, the parolee shall present himself to the probation and parole officer specified in the release document. So, take note again, probation order, probation release document, parole. If the parolee fails to report within 45 days from the date of his release from confinement, so, ibig sabihin, bilang ng 45 days,
nung siya is na-release from confinement, the probation and parole officer shall inform the board of such failure for board's appropriate action. Dun pa lang sa non-reporting niya. Diba? Dun pa lang sa hindi niya pag-report within 45 days after siya ma-release, magkakaroon na agad ngayon ng action ng ating board kung ano ba yung pwedeng gawin sa kanya. So, ganun tayo kahigpit kasi hindi siya basta-basta papalayain ng ganun-ganun lang. Kailangan niya sumunod, kailangan niyang mag-comply. So, next, transfer of residence. A parolee may not transfer from the place of residence designated in his release document without the prior written approval of the regional director subject to the confirmation of the board. Same lang din naman sa probation. Bawal kang lumipat, diba, ng iyong residence without the approval nung may jurisdiction over you. Magpaalam, with the approval of the regional director and with the confirmation ng ating board or ng ating BPP. Next is the outside travel. A chief probation and parole officer may authorize a parolee to travel outside this area of operational jurisdiction for a period of not more than 30 days. And the travel for more than 30 days shall be approved by the regional director. Kung mag-exceed ka dun sa 30 days mo na gustong ipagpaalam, it shall be approved by the regional director. Next naman natin, travel abroad or mag-work ka abroad. Any parolee under active supervision who has no pending criminal case in any court may apply for overseas work or travel abroad. However, such application for travel abroad shall be approved by the PPA and confirmed by the board. Yun nga yung tinutukoy nga natin nung una din. Same lang din sa probation. Kung yan man ay para sa ikabubuti mo, lalo na kung yan ay para sa trabaho mo, bakit natin pipigilan? Bakit pipigilan ng PPA? Bakit pipigilan ng board? But, of course, kailangan may approval pa rin nila. Kailangan natin ipaalam, di ba, yung information, kung saan ba, kung ano bang trabaho, and so on. And then, of course, kung maganda ba yung status, maganda ba yung performance niya, and of course, no pending criminal case, aside from the case na siya is convicted of, kung bakit siya na-release on parole. Baka mamaya, nakagawa naman pala ng panibagong crime, kaya gustong magtago sa ibang bansa. So, yan po ay hindi pinapayagan. Of course, automatic, ipapatapong ka ulit sa kulungan at ikaw pa is pro-prosecute for another offense na na-commit mo. Next natin, the probation or parole officer concerned shall submit the following reports to the board. First is a progress report. When a parolee commits another offense during the period of supervision and the case filed against him has not yet been decided by the court, or on the conduct of the parolee while under supervision. So, progress report, yung ginagawa ng ating parole officer kapag ang ating parolee is nakapag-commit ng another offense during the period of his supervision. And then, while ongoing pa yung kaso sa kanya kasi hindi pa tapos, hindi pa nade-decide ng ating korte, diba? Ang gagawin po ng ating parole officer is a progress report. Next natin, infraction report. When the parolee has been subsequently convicted of another crime. Kung kanina, progress report pa lang, of course, diba? Ongoing pa yung kaso sa kanya. Ngayon, once na convicted na of another crime, so ibig sabihin, tapos na yung kanyang kaso, diba? Na here and na try na and meron ng final judgment, an infraction report yung gagawin ng ating parole officer when we found that the parolee has been subsequently convicted of another crime. And automatically, kapag convicted again for another crime, he shall be rearrested, of course, and recommitted or i-return siya to prison to serve the unexpired portion ng kanyang maximum period ng kanyang sentence. And then, violation report. When a parolee commits any violation of the terms and condition appearing in his release document or any serious deviation or non-observance of the obligation set forth in the parole supervision. So, violation report, kapag ang parolee nag-commit ng any violation against the terms and conditions na ibinaba sa kanya na nakalagay dun sa kanyang release document or any serious na deviation or hindi pagsunod, of course, dun sa obligation niya na nakalagay dun under ng kanyang parole supervision program, gagawa po ng violation report ang ating parole officer. Of course,
I-investigahan po yan ng ating probation and parole officer if there is really a violation na nangyari. And it is the board who decides kung ano ba yung action na gagawin nila. Again, it is the PPA who will make this report through the parole officer. The parole and probation administration through the parole officer. Kasi, di ba nabanggit natin noong unang mga topic, the PPA, yan po yung bahala sa supervision and so on. Kadamay na dyan si, of course, si probation, yung mabibigyan ng parole, and other executive clemencies, ang PPA po ang bahala dyan. Sila po yung may tauhan, at ang granting authority lang when it comes to BPP is the, ang granting authority lang when it comes to parole is ang ating pong BPP, and of course, sa ating executive clemency, ang bahala po dyan is the president. At ng PPA ang trabaho niya, di ba? Sa tulong niya, sila po yung merong probation and parole officer na nagsusupervise, nag-investigate, di ba? Kapag kailangan. And then again, so nakalimutan ko, with regards to violation report, nabanggit ko naman kanina din na if there is any serious na actions na ginawa yung ating parolee, meron siyang violation na nagawa, ang PPO, ang gagawa yan ng violation report, kasama na ang request to revoke the parolee, di ba? And then, this report will be forwarded to the board. And again, bubuo ulit sila, di ba? They will sit unbank, and the board will be voting for the revocation of the parole. Di ba? Again, majority of votes tayo. Ire-revoke ba? Tatanggalan ba siya ng parole o pagbibigyan? So, depende yan sa board natin. So, sila po yung magdo-decide. Yan. Yan naman ay nangyayari lang kapag mga serious yung mga violation na nangyari. Pwede pa yung pagbigyan, but depende pa rin yan sa decision ng board as a whole. That is with regards to the violation, sa terms and condition. Violation report ang tawag. Kapag infraction yan, o yung paglabag na mismo sa batas, nakakommit ng another crime, iba na yung usapan, yung binanggit natin kanina. If committed a crime, ang board po is walang control at all. Bakit ka mo? Kasi po, another crime yan. Hindi naman ang BPP ang maglilitis dyan. It is the court who will hear and try the case against the parolee. Hihintayin lang nila ng board yung decision, di ba? Diba first, the court mag-hold ng trial. Kapag guilty, dyan lang magkakaroon ng infraction report. Ipapasa kay BPP. Diba? And then magkakaroon ngayon ng order of arrest. At i-commit yan, i-re-commit yan, ikukulong yan ulit sa kulungan. Serving his unexpired sentence, na natitira niyang sentence. And again, isa-serve niya, diba, yung panibagong sentence for the new crime na kinomit niya, kung saan siya nahatulan ng guilty. So, ganun yung mangyayari sa kanya. Okay, next, withdrawal of release document. So, possible po na mag-withdraw pa ang release document, diba? Diba once na ikaw ay nabigyan ng parole, may release document na ibibigay sa'yo, possible pa na mabawi yan sa'yo. The board may recommend the withdrawal of the release document if it finds that material information given by the parolee to the board either before or after release was false or incomplete or that the parolee had willfully or maliciously concealed material information from the board. So, malinaw naman yan. Kapag puro kalokohan lang, di ba? Walang katotohanan yung mga information na pinrovide niya, di ba, sa ating board. The withdrawal of release document is possible po mangyari. The board po ang bahala dyan. If it finds that material information given by the parolee is incomplete, false, or willfully or maliciously concealed, diba? Ang board po ang bahala dyan. And then lastly, the certificate of final release and discharge. Yan po ang ating binibigay once natapos na po ang ating parolee sa kanyang parole. Upon receipt of the summary report, the board shall, upon the recommendation of the chief probation and parole officer, that the parolee has substantially complied with all the conditions of his release document, issue to the parolee a certificate of final release and discharge. Ito po yung document na binibigay to certify that the parolee successfully completed na yung kanyang pagre-render ng service.
Again, the document released to certify that parole is successfully completed by the parolee. And of course, di ba, the termination po ng ating parole, it's either lang naman yan, is nakapag, of course, nakapag-commit ng violation, terminated na yung kanyang parole, kapag namatay ang ating parolee, same lang with the probation. And of course, kapag siya po is successfully completed na yung kanyang parole supervision. So, termination na nung kanyang parole. So, dyan po natatapos yung ating parole.